Kasama ni Pangulong Duterte sa kanyang pagbabalik bansa mula sa kanyang mga state visit ang mahigit 100 overseas Filipino workers mula sa Middle East. Dumiretso naman ang Pangulo sa Batangas para bumisita sa Burol ng sundalong nasawi sa Bakbakan sa Abu Sayyaf Group sa Inabanga, Bohol. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Alas 4 ng madaling araw kanina, dumating ang Pangulo sa NAIA Terminal 1 matapos ang kanyang mga state visit sa Saudi Arabia, Bahrain at Qatar. Kasama niya ang 151 repatriated overseas Filipino workers mula sa Middle East. Isa na riyan si Aida na 17 taon ng OFW sa Riyadh. Nakailang lipat na siya ng trabaho at ilang beses ding tumakas dahil sa pang-aabuso raw ng kanyang amo. Minsan, nahulihan daw siya at ang mga kapwa niyang kasambahay ng cellphone ng kanilang amo. Isinumbong din nila ako na may cellphone din. Bali, ganun na nangyari. Tumakas sila, nadamay ako. Kasi lahat ng kamag-anak ko, tinatawagan ko, sabi, kung mahal mo ang sarili mo, sumama ka sa kanila kasi kung hindi ka sasama sa kanila, lahat ng kamalian ng apat na yan mapupunta sa iyo. Kasi hindi natin alam ng utak ng Saudi. Nag-isip-isip na ako. Bali, nakasama na ako sa kanila. Sa gitna ng paghihirap sa ibayong dagat, nakapag-asawa at nagkatatlong anak si Aida. Wala nga lang papeles ang mga anak niya. Pero sa pamamagitan ng amnesty program ng Saudi Arabia, nakauwi siya kasama ang mga anak. Ang saya ko. Kasi po, una-una yung nanay ko, sabi ko po siya magkita. Magkita ko po siya. Hindi ko pa may paliwanag. Ang saya, tuwa ko po. Kahit ilang beses ko sabihin sa kanya na pasalamat ay parang sa akin, hindi pa sapat. Marami sa mga OFW ang may kasamang anak. Ang isa nga, pabibinyagan pa raw ni Pangulong Duterte. Find a day na mapunta ka dito, punta ka kay sa DSWD, maghanap ako ng pare, doon natin binyagan yan at ako ang ninong. Ayon sa Pangulo, ang kanyang state visits sa tatlong bansa ang pinakaproduktibo niyang biyahe sa ibang bansa mula nang maupo siya bilang Pangulo. We have an ongoing program for the repatriation of our distressed nationals. Pinapangako ko yan sa inyo, gagawin natin araw-araw. We will have to spend money. I will look for the money. You can now be with your family and loved ones. We know your hard work and sacrifice. I have directed relevant government agencies to assist you as you turn a new chapter of your life. Salamat sa tulong na inyong naibigay sa bayan. Nais din daw ng Pangulo na magtayo ng ospital para sa mga OFW bilang kabayaran sa kanilang mga sakripisyo para sa bayan. May 5,000 pisong financial assistance naman mula sa OWA at 5,000 piso rin mula sa Pangulo. Panimula lang ito dapat, no, na makabalik sila, pero hindi yan maghihinto dito. Paano na yung hanap buhay nila, paano yung sitwasyon ng mga anak nila. So sinabi na nga ang DTI, may go-negosyo siya, pwedeng makatulong doon. Kami naman ang inisip na may immediate kami assistance sa individuals in need, no. So pag-uusapan namin, nakaset ang meeting this week among the different agencies para makapagbuo ng programa. So, hindi lamang para sa kanila, pero sa mga darating pang iba na mga OFWs. Pagdating sa bansa, sa Batangas dumiretso ang Pangulo para dumalaw sa burol ni Second Lieutenant Estelito Saldua Jr. sa bayan ng San Jose. Isa si Saldua sa 3 sundalong namatay sa Bakbakan sa Abu Sayyaf sa Inabanga, Bohol noong April 11. Tanggap na naman po namin yan. Kailang hindi karakarakang makakalimot. Ayon sa ama ni Saldua, kabilang sa mga ibinigay sa kanila ang isang medalya na tinatawag ng mga sundalo na Military Merit Medal. Binigyan din daw sila ng cellphone. Sabi po sa kanila, nag-iwan po siya ng cellphone na pagkalimbawa ay may kailangan at di namin kaya, tawagan na lang daw po siya. Nagbigay rin daw ang Pangulo ng scholarship para sa 3 nakababatang kapatid ni Saldua. Pangalawa sa 5 anak ang 23 taong gulang na si Saldua na bago maging sundalo ay nag-aral muna ng engineering. Itinigil daw niya ito para pumasok sa PMA. Bukod sa Pangulo, dumalaw din daw kanina si AFP Chief of Staff General Eduardo Año. Victoria Tulad, GMA News.